Sailor mga kalupit sa Lazada. Mga scammer. Ayan. Asan yung ano niya, yung sailor niya? Ayan na, nandito na. Nandiyan na? Oo, oh, 97. Ayan na, nasa wallet na niya. Ayun na. Ngayon 7. Ayun o. So ayun, mabuti na lang ni Erton. Naripan na. Kasi mga kalupit, ang order ay cellphone. Tapos ang dineliver ng rider ito. O yan, holder ng cellphone. O diba? Your refund has been issued via wallet. O diba? Scammer yan mga kalupit. Marami talaga dyan. Scammer sa Lazada. Mga sealer ng Lazada. Ayan. Sabi mga scammer. Ayun o, na inaksip din. Kasi chinat ko ba naman chinat eh. O, oh, ayan po mga kalupit ang ano, yung ano ng sailor. Anong pangalan ng sailor niyan? Ano ito o? Oh. Alin dyan? Ito yung mga ito sa ito. Yan, i-open niya. Ayan, yung ano ng sailor. Yan, scammer. Samsung Ultra yun. Ito yung ano nila. Ayan o. Store nila. Ito yung store nila. Ayan, scammer po yan. Yung bulaklak ang profile. Ayan. Yan. Ayan, bulaklak ang sailor profile. Na yan, scammer. Yan. O, cellphone ang inaano nila tapos i-deliver nila holder. Kawawa naman yung umorder. Dito na. O, kaso, o, pan. O, yan, buti na yung binalik. O, na yun, nirepan na nila. Dito na. Wala talaga. Ayan. Sa hindi mo, anuhin yung mga tinatag ko ng chat eh. Ayun o, na. Ayan, mga kalupit ko, hindi pa chinat ng chinat yung sailor. Hindi i-re-repan. Yung binaya dun sa holder. Ito, wala pa tong ano. Wala pa tong 100 o 100 man. Kung galing ganyan, magkano yung ano yun? 907? Pag mag-order si Kuya mo, dito na lang siya mag-ano. Plus, kaso, ano. Diba? Ayan, ay. Ako na mag-ano mo, paliwanag. Ayun mo, ayan mo. Na, ano, so, pag mag- Magkano siya sa Lazada? Yan na, doon na siya magbabayad. Hindi, ibabalik niya to kay Dani. Yun na yung 907. Ay, oo, pero, oo, pero yung 907 niya, nandiyan sa wallet. Ay, mga kalupit, buti na lang mga kalupit, meri pa ng Lazada. Tagay mga scammer na yan sa mga shop na yan. Sa Shopee, meron din yan sa Shopee. Uy! Labis na din yung scam, pinabayaan ko na lang, pero ito talagang grabe na. Ayan, yung mga sealer na yan. Ako, mga sealer talaga. Pagka dami-dami talagang scammer sa Lazada. Order cellphone, dalhin sa'yo holder ng cellphone. Eh, pag cellphone, huwag na siya mag-order sa Lazada pag cellphone. Ayan, kawawa naman yung umorder. 907. Ang pinadala ng sealer ng Lazada, yung ano, yung holder. Makakapag-text ba yung matit? Magagamit pa yung pagtawag yung holder? Pambihira kayong mga sealer kayo. May tag 907 ba ng holder? Nakakasakit kayo yung ulo. Magkano lang yung holder? 100 piso. Pambihira naman itong mga to. 50 nga lang yan eh. Nakaka-hyblad itong mga sealer ng Lazada na to. Hindi ko naman nila lahat kasi yung iba dyan karamihan naman legit. Pero yung mga scammer na po. Tulad niya yung nandiyan sa apps. Ayan. Sino ba yan? Pangalan niya. Walang pangalan yung sa kila. Meron. Puro letter lang. B, ano, parang ABCD ganyan. Ayan. Yung ABCD na. Ano ba ABCD? Ano ba ibig sabihin ng ABCD? Puro letter lang. Ang profile. Ano? Ano daw sila? Sealer of Scammer. Walang pangalan yung shop nila. Ayan. Ayan. Sana yung mga Lazada piliin niyo yung mga customer nyo. Yung gumagamit ng inyong apps, piliin ninyo. Huwag kayong basta-basta tanggap porkit may porsyento. Dahil kayo rin ang babalikan ng customer. Ayan, yung mga Lazada, kayang Shopee na yan. Ako, meron din dyan. Yung murder ako, ano ba yung murder ko yun? Parang cellphone din ata yun. Dinala din sa akin, holder ng cellphone. Pinabayaan ko na lang. Pero ito, grabe. Yung kapat, kasi yung kay kuya yung apps. Siya ang sinisingil ng may-ari yung nag-order. Sa kanya pinapabayaran yung in-order. Talagang mga
scammer na yan, nagkakala talaga sa mundo. Hanggang sa cellphone, may mga scammer pa din nagtitext. Talaga mga scammer yung nagkakalat. Minsan dami napasok sa mga message ko na kung ano-ano. Nanalo. Ay, dako. Hebrew ebra ni ina niya. Napapamodal ko dako yung mga scammer ni ina niya. Kalupit ay yung namang ayan mga kalupit ay yung ni-return pa naman eh. Pag ni-return mo naman eh, hindi mo naman makukuha yung cash. Hindi mo naman makukuha yung cash, hindi mo pwede cash out pag hindi mo i-order din uli sa kanila, sa Lazada. O diba, sayang yung pira mga kalupit. Siyempre para makuha mo yung pira mo sa Lazada, i-order mo uli, hindi mo naman makaka-cash out yun. Eh, hindi mo naman makukuha yung pira mo dun. Parang ganun din, parang ang labas pag change items mangyayari. Ayan, dapat yung Lazada pag gaganyang ano, may pwede rin i-cash out sa wallet nila yung pira ng tao. Hindi yung pag na-return pa nila, pag binalik nila yung pira, wala rin. Hindi mo rin, hindi rin makakash out ng customer ninyo yung ano, yung pira. Dahil pag hindi mapakinabangan yung pira mo sa Lazada wallet, i-order mo uli ng panibagong items. Gayon. Napakahirap. Dapat yun ay ano, pwedeng i-cash out ng tao nung may-ari ng pira, yung ganyang return trip. Pag binalik yung pira, dapat nakaka-cash out din.